Subscribe now. Ayan, we are live. Okay, live na kami. Live na ba? Ayos. Hello. Live tambayan. It's April 7, 2024. Ano, hello guys. Happy Sunday sa inyo. Welcome. Tatlo na kami. Oh, yan na. T-shirt. Ay, may mga umorder na pala. Tapos. Oh. May mga nagpadala na rin ng payment, 'yon. Totoo? Oh, wow. Talaga? Magkano ba? Okay, hindi ko rin alam magkano natin binibenta. $25. Tapos, plus shipping fee. Plus shipping. Ah, okay. Maganda, no? $25 plus shipping fee. Oh. Medyo ano siya. Okay. O, so, paano sila pwede umorder, Mark? Yun. Paano ba? Sa Spot Pinoy Facebook? Message lang sa Spot Pinoy Facebook page. Ah. Pero yung mga ibang umorder kasi sa Carreño family umorder. Oh. Okay, o klaro yan eh. Baka rin mag-message sila sa akin ng t-shirt. Okay, Rai. So ano, we'll just make it clear. Huwag din sa Carreño family account. Sa Spot Pinoy Facebook. Oh. Pero pagka yung ano, mas komportable sila sa inyo, mag-ano, sa Carreño family, kaya ano, yun. Pwede rin doon. Pero mas maganda sa Spot Pinoy Facebook. Para okay. Matingnan mo agad. Ito pa lang po ang design ha. Wala pang iba. Huwag na kayong choosy. Ito lang ang meron. Soon, mga Trelo. Soon, mag-ano tayo ng ibang design, mga Trelo. Either maglalagay tayo ng maliit dito sa may kaliwa or malaki sa likod. Oh. Yan. Ayan. Ang inaabangan ko yung white din na t-shirt. Tapos yung paliktad yung kulay ng Spot. Oh, yan. White yung dami, tapos white din yung tatak. Ayan din yung mapapansin. Ayan, shoutout Nurse Bay. Nanonood si Nurse Bay. Shoutout sa iyo. Oy, teka. Ito ha, i-follow nyo yung account din. No? Check nyo yung account ni Nurse Bay, ang aming sponsor dito sa mga shirt. Ayan, oh, mga Andre, no? Tsaka kung gusto nyo magpaano, kung gusto nyo magpagawa rin ng mga t-shirt nyo, mga Andre, no? Oh, yan kay Nurse Bay. Yan. Although Nurse Bay is based in Regina Market. Paano ba yun? Pwede rin. Pag marami silang order, isi-ship din ni... Okay. May design na gusto. Bahala na kayo doon. Usap ka na kayo ni Nurse Bay. Okay. Right now, we have 92 people watching. Wow. Grabe. Oo nga eh. May mga naka-standby as usual. Hindi pa tayo umeere. Maraming salamat sa inyo. Kasama na si Mark Dole. Alam ko, nag-comment siya. Kahit hindi pa tayo naka-ere. Ando na rin ako. Kape-kape, mga Dre. Kape-kape. Kape-kape tayo, no? Ngayon natin pipiliin yung tatlong mananalo ng t-shirt, di ba? Yeah! Diba? Oo nga, tatlo pala. Tatlo. Talaga, we will undo that at the end of the show. So you guys say. Okay? Yung mga sumali sa raffle at nag-comment. So naaral mo na, Mark, kung paano yung... Meron tayong ano yan? Random picker. Para walang daya. Yeah, live natin gagawin. Live natin gagawin. Baka sabihin eh. Scripted eh. Yan. Random picker. Yan. Okay. O teka, magbasa muna tayo ng ilang mga comments natin. Ano ba yun? Tinan mo, dito sa app ko, hindi ko makita yung mga pinakauna. Hold on. Oh? Ah, hindi. Ito na si Vernie Lee, yung mga early birds natin na nawala pa. Sa Seattle, Washington, Susie Parr, sabi niya, wow, parang waiting for solar eclipse. Oo nga. Okay. Tim Horton. Si Tim Horton, no? Hello from Vancouver. Nag-aantay daw siya kanina, mga Andre, no? Ah, Tim Horton. Ito. Si Gondi Zalvos, sinasabi niya si Ferd TV seems to be a more helpful and informative vlogger. Nag-guest na po namin siya. Diba? Oh. Si Ferd TV. I think episode... Oh. Early, one of our earlier episodes. Yeah. So, check Check nyo na lang po na dun sa... Sa susunod. Oh, meron pa tayong part 2 kay Perds, mga Dre, no? Medyo ano lang. Okay. Sino pa ba? Basa kayo. Ito, Puro mga shout-out lang, eh. Alge. Hello, idols. Pampanga, Philippines here. Yeah. Ito. Si Renato from Winnipeg. Yi Jello Javier, Montana, USA. John Lyson Jr., very nice. Nice to see you guys again. Si Susie Parr. Ito si Susie Parr. Alam ko lagi ito nagko-comment sa atin eh. Thanks ha. Ayan. Salamat. Ito, Mark. Sa'yo. RGL David, Sir Mark. Pa-shoutout sa po sa asawa ko,
Haaland of Winnipeg. Yan. Isa pa kay Mark. Ito. Yun, pwede na mag-order. Hello po from Vancouver. See you po sa Karin, sana Carino family. Yun. Kita-kita kits. Oh, ito rice. Oh, ito rice. Hello po sa inyong tatlo watching from Surrey. Ay, ito nga rice. Ito nga, ito nga. Ayan na naman. Bonjour. Tolemong. Saba? Ayan. Ano yan? Yan ang bago. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin? Ewan ko. Hindi kaya, hindi, ito si Anthony Sangre. Yung last na live natin, nagganyan din siya. Ay, ganun ba? Okay. Hindi kaya, niloloko lang tayo ni Anthony. Niloloko. Lele, ano yan? Ano yan, totoo ba? Pinaglalagay mo dyan, ha? Kita mo naman kung paano ka matututo ng ano, ha? Kita mo yung saba niya, saba? Parang how are you yan, eh. Oh. Ah, saba? Kaba yun, oh. Kaba ba yan? Yeah, kaba, di ba? Kaba. You read that, basa dyan, saba. Ah, saba? Oh, saba. Yeah. Okay. Oh, ito, Lizelle De Santos. Hello, Marian Alvis. Sana daw mapili siya. Ernesto Berme, Kaspat Pinoy. Pa-shoutout naman dyan sa asawa ko na si Grace Berme from Toronto, Ontario. Hello. Oh, ito. Sino pa? Lenny Cruz. Hello, makikitambay lang po from the coolest little capital in the world. Wellington City, New Zealand. Yes. Oh. Yan, sarap dyan, no? Pwede bang mag-sample lang? Isa sa ano, bago ko maisip yung Canada dati, naisip ko talaga New Zealand. Nung pumutok yung ano, pumutok yung mga marami silang hire as construction worker, yung mga ganun, no? Construction worker. Oo. Sabi ko, sayang. Dapat dati, talagang nagpaka-expert ako sa pagko-construction, eh. Clark Kent ulit. Hey, hello, Natsuki. Joey Cruz from Camrose. Si Natsuki is from Nova. Ah, Nova Leaches. Eh, ano kala ko, Nova Scotia. Ah, Quebec, sorry. Nova, Quebec? Is that Quebec? Quebec, rice. Nova? Nova ba? Nova, Quebec, yeah. What? I have no idea. Sorry, Natsuki. Yeah. Nova. Oo, hindi ko narinig pa. Nova. Alright. Hindi kaya Nova, Quezon City yun. Sabi ko nga. Hindi, Nova Leaches. Baka Nova Leaches, Quezon City. Quezon City. Ikaw talaga, Natsuki. Ayun. Hindi ko na alam. Okay. Oo nga, Nova Leaches. Fran Dad. Shout out to the Castro family from Covina, California. Talagang ano, gusto niyo mag-isip ng dalawa ng topic, maybe something para hindi lang puro hi, hello tayo. May kikwento ako, no? Kanina kasi, ganito, no, nag-ikot-ikot ako sa ano, dito sa may Marcy Central dito sa amin, parang pamilihan sa amin yan, ng mga damit, mga sapatos, ganun. May nakita ko na isang subscriber, na isang nanonood sa akin, mga Andreno, nagtatrabaho siya sa Tim Hortons. Naalala ko yung kwento niya kasi bago pa lang siya noon, eh, nung nagkita kami sa ano, una nagkita kami dito sa Walmart, tapos na kwento niya sa akin na nabigla siya sa dinatnan niya sa Tim Hortons kasi hindi niya inakala na ganun karami yung tao. Sobrang busy nila, as in lagi daw siyang pagod, halos kulang sa pahinga, parang break time lang yung pahinga mo. Pagkatapos kasabay nung pagkabigla niya sa trabaho is yung homesick, kaya may mga panahon daw talaga na naiiyak na lang siya, especially pagkausap niya yung asawa niya, tapos may anak din siyang isa. Tapos kanina na nakita ko siya sa Marcy Central, so kinumusta ko siya kung anong balita sa pag-PR sa iyo. Tapos sabi niya ganun na ang medyo malabo kasi tumigil siya sa pag-aaral ng Pranse. Nung kinausap niya daw yung agency niya, ang sabi sa kanya is medyo mahirap silang ma-PR since low-skilled sila. Isa sa pwedeng mangyari is mag-aral sila ng Pranse hanggang level 7. Tapos, yun, mula doon, pwede na silang yun, mag-isip kang ibang option kung paano ma-PR dito sa Quebec. Or binigyan sila ng isang option na kung saan lumipat ka ng probinsya. Kung saan ka mas madaling ma-PR. So, sabi ko sa kanya, di, anong plano mo, Kako? Balak mo ba? Sabi ko, dapat maaga-aga kang mag-resign. Kasi nga, ano eh, hindi pwedeng mag-resign ka pagtapos ng, hindi pwedeng aalis ka dito sa Quebec, tapos na yung ano mo, yung work permit mo. Kasi hindi na legal yung pagtigil mo sa Canada, di ba? Ba yung permit niya? 2 years. Ano ba siya, open work? No, temporary foreign worker, close contract.
Nose. With Tim's? Yeah. Ano yun? So, sabi ko nga, dapat 6 months. Sabi niya, kuya, ano eh, dapat, sabi nila, at least a year. Kasi, maghahanap siya basically ng lamia. Tama ba? Yeah, exactly. Oh. Nung ano, so, sa kanya, ano, kailangan mag-apply na siya kung gusto niya sa Saskatchewan. Mag-apply na siya sa mga website ng Saskatchewan para kung ano, kasi may experience naman siya, baka matanggap siya sa Tim Hortons ng Saskatchewan. Yes. Okay. Sabi ko nga, nabanggit ko sa kanya, sabi ko, nabanggit niya pala yung Saskatchewan kasi may kamag-anak nga siya dyan. At sabi ko nga sa kanya na, di tamang-tama ka ako kasi alam ko may program sila ron yung tungkol sa hospitality. Yung 6 months lang. Oo, 6 months pwede ka mag-apply. So, kung sakaling magpunta ka ron, isang option niya rin is New Finland. Yun, oo. Kasi kako, baka madali rin doon. Kako, pero kung balak mo pumunta ron, mas maganda niyan, yung pupunta ka ron, yung panahon na marami ka pang pera. Pag hindi ka nakahanap doon, at konti na lang yung pera mo, punta ka sa Saskatchewan kasi nandun yung kamag-anak mo, tsaka si Mark. Oo. Oh, pwede, talaga, pwede. Pinasubo pa itong si Mark. Pero oo nga, baka sa viewers natin may alam sila na mabilis magbigay ng lamia. I don't know, you guys can message Rice para magtulungan yung kanyang kaibigan. Ano? Yeah, mga Andre, no? 2 years yung niya, work permit dito niya, pero hanggang kailan yung end ng 2 years na yun? How long na ba siya nandito? May lobo ka. Oo nga. How long na ba siya nandito? Ano, wala pa siyang 1 year. Ah, okay. May 6 na buwan na ba siya? I think so. Nasa more than 6 months na siya, no? Tapos, nag-aral daw siya ng ano, ng Pransi. Naka-first quarter siya. Natapos niya. Kaya yung klase niya nga, medyo mahirap daw kasi parang morning to afternoon. Tapos, pagtapos nun, diretso sa klase ng Pransi, matatapos na late at night na. Tapos kinabukasan, pang umaga na naman pasok niya. Pero nalampasan niya, okay, yung first quarter. Pagdating ng second quarter, doon na doon siya nahirapan. Kasi lahat daw ng bagay may kasarian. Pati yung damit. Oh? Yeah, sa Pransi. Sabi niya, paano mo sasabihin kung panlalaking damit o pambabaeng damit? Ah, ganun ba? Okay. Ayun, pero kung ako sa kanya, kung alam niya naman talagang hindi siya mapipiyan, ngayon pa lang the earliest na lumipat na siya. Kasi habang tumatagal, mas umiikli yung panahon niya. Yeah. At the very least, mag-apply na siya. Oh. Tama, so, Andre, di namin in-encourage na gawin niyo to. Baka sabihin niyo, sinasabihan namin kayong umalis kayo ng employer niyo. Oo. Hindi, yung siyempre, ang hangad mo naman talaga eh, makahanap ng papel, di ba? Oo, tapos may nakasabay pala sila. Sorry, Marka. May nakasabay pala sila na bumagsak dyan sa Saskatchewan. Okay? Kastulad nila, sa Tim Hortons din. Pero within 6 months, okay, naipasa na daw yung pag-PPR. Oo. Yun ang swerte, no? Doon sila, sila na-assign. Parang unfair, di ba? Oh. Unfair. Alam mo yung pag nakasakay ka doon sa aeroplano ng ano, papunta Pilipinas, akala mo Canada, pare-pares kayo. Yung iba Saskatchewan pala, yung pala, yung iba Quebec, di ba? Swerte pala yung Saskatchewan na mapupunta kung saan ka in-assign, no? Oo, kala, tuwa-tuwa ka kasi Quebec ka, di ba? Naisip ko Montreal. Si JTV Canada Vlogs, nag-volunteer. Message niya ako, papayuhan ko siya tungkol sa French exam. Yun, ito nga kayo. Yun, message niya. Dahil magaling mag-French yan sa JTV Canada Vlogs. Ayan, by the way, naka-level 7 na yan si JTV, si Manong Joby. Pero nag-aaral pa rin, mga Dre, no? Okay. In-interview nga namin yan, nagpe-French eh. Okay. Pero kung meron kayong maitutulong in any way, baka kahit referral or something doon sa kakilala. Tulungan natin. Ang dami naghahanap ng lamia, mga Dreno. Mag-message kayo sa Spot Pinoy para matulungan natin. Kung yung Marian, okay, Marian Alves. Ayan, Mark. Shoutout po Kuya Mark kay Evan Malyari. Ito, Marco. Shoutout po Kuya Mark kay Evan Malyari Street o at St. Anthony. Ah, Malyari, yeah. St. Anthony, Canada. Canada. Okay. Meron pala nun, St. Anthony, no? Hindi ko rin alam. Okay, Chris Canete from Calgary. Oh, si Sweet Pearl, nandito na rin. Oh my God, Sweet Pearl, hanggang ngayon hindi pa kita na PPM. Hi, Sweet. I promise, tomorrow.
Eh, yeah, mga dre, no? Baka nyo yung... Na, wala pa, no? Hindi pa na-air yung kay Sweet, no? Sa Tuesday. Sa Tuesday, mga dre, no? Oh, interview namin sa Nash, mga dre, galing Pinas. Thank you, Sweet. Pinanood niya yung episode ko daw kanina. Oo, dami ng reporter dito galing Pilipinas. Pwede na kami mag-news bureau. Oh, go, go. Ito, Raiso. Rasta. Yun! Pa-standby po. Shoutout po sa wife ko kay Cathy, working now at hospital. Watching from Riverhead, New York. Yun, New York, pangarap ko makapunta dyan. Long weekend, Marco. Sa next month. Summer. New York, ko. Oh. Ina, meron ka na ba visa sa, ano, pa US? Oo, matagal na ako may US visa. Pang mayaman okay. Pala itong dalawan to. Eh, ikaw, Mark, wala pa? Bago pa ako mag-Canada. Mag-apply pala kami ng citizenship. Ay, sorry na. Bago ka pa ng Canada, Ina. Bago pa ako nag-turista. Nag-turista din ako dito dahil binibisita ko. Oo. For ex-boyfriend. Yung jowa mo dati. Oo. Yung ex mo. May US na rin ako. Kung maya makaina, no, bibisita ka lang dito po sa Canada, no? Para, nakakaloka. Para makapag Tim Hortons kayo, no? Kainis. Ayun ako. Philcan Outdoors. Ma'am Ina, pa-shout out. Asawa ko, Elisa Pilenya. Hello. Pilenya. Oh, ito. Ito, Rice. Yung Carpio family po, nabanggit ni Rice sila before na inoopera ng employer to migrate sa Canada. Oh, yun, Carpio okay. Family. Yeah. Oh, oh. Hindi na nga yata sila nagbo-vlog. Sayang. Nag-stop pa sila, Mark? Ha? Nag-stop? Oo, nag-stop sila. Inaabangan ko sila eh. Ah, yung nga, Carpio family, mga dero. Kaya pala hindi rin nag-a-appear na sa akin. Oh, ang daming comments. Alam mo, mabilisan nga ito. Yung maiikli, ha, bibilisan ko para umabot tayo sa dulo ng comments. Andrew Sandre Amante, si Renato, Erwin Garcia ng Guelph, Brian Sevilla ng Eviota, and Eviota Family. Okay. Si My Angel 29, please like and share naman. Wala pa sa 20 ang liker, pero nasa 170 ang watching. You know? Thanks, My Angel. Oo, oh, like naman. Naman oo, palike naman, palike. Palike. Okay. Edward Lopez, Seminado Family, Judith Nguyen, Susie Parr, GTA rin daw siya sa Scarborough. Andyan lang ako kanina. Eh, well, hindi pala ako Scarborough. Ay, nagala. Nag-Toronto Zoo ako for the first time. Oh? Oh my God, nakakapagod. Eh, diba, maganda, maganda o malaki? Lang sa, ano, maganda ba? Malaki. Ang laki. Oh, wala bang ano? Wala mga picture? Diyos ko, eh, hindi ko na-upload dito sa Stringard. Wag na. Puro anak ko lang. Hindi ka nag-vlog doon? Dito, it took us maybe more than three hours to walk around. At hindi pa namin naikot ang lahat. Para Calgary, nung pumunta nakakaloka, kami sa Calgary. Ang sakit sa paa. Oh, ang laki. Okay. Dapat doon, naka-scooter ka pala. Obviously, it's really more for the kids. Nakakatawa ka eh. Pagdating ko din eh. Lahat kami eh. Lahat ng mga nakikita ko may stroller eh. Talagang taking advantage of the nice weather. Dala-dala yung mga bulinggit. Okay. Teka lang, tanong. Mark, kilala mo si Indianong Bisda? Oh, pero ano, hindi ko napapanood namin. Napapanood ko yun eh. Oh, napapanood ko rin yun. Kasi may nagsasabi, oh, sabi ni Puting ba to? Guess niyo po si Indianong Miss Duck. Message natin. Sige, message ko. Tatry namin mag-reach out mga dre, no? Oo. Yun, masyadong insightful. Napanood ko yung ano, mga yung vlog niya kung paano siya nahihirapan pag-apply ng PR sa Toronto. Oh, ito. May suggestion din si John Lyson Jr. Oh, sinto. Rice, you can read them. John Lyson Jr. Suggestion, if gusto and kakayanin sa mga upcoming live, meron guest caller na magkwento ng concern. And magtatanong for advice nyo para masaya. Bah, parang ano parang to? Parang ano tayo nito eh. Parang... Parang radyo, tatawagan natin. Helpdesk, tapos... oo, parang helpdesk. Naku, ang problema po dyan ah. Baka rin, hindi ko alam eh. Ang hirap din magbigay ng advice. Baka kailangan katutak na disclaimer kami dito niyan. Baka madali na naman kami dyan, mga Andre, no? Immigration na tumira sa amin. Hindi na, hindi na vlogger. Kung gusto nyo lang ah. Kung gusto nyo lang, tumawag kayo dito sa Facebook page ng Spot Pinoy. Ibi-video call ko kayo tapos tatapat ko kayo dito. Oh, yan. Ang hirap din kasi. Oo nga eh. Hindi kung mga tanong na walang kinalaman sa ano. Sa mga immigration. Kung paano pwede tayo magkwentuhan kahit ano pa gusto ninyo. Okay lang yun. Pag immigration kasi medyo ano na yun eh. Hindi kami piyasa. Mahirap. Ay, nakita ko yung message so as Alwin and Emma. Oy, good. Congrats. Congrats kay Alvin, ha? Galing ni Alvin. Alvin, congrats. Oo nga, yung work niya yung sa AutoCAD. Engineer. Nakita ko yung sample project. Engineer Alvin. Congrats!
Yung basher ni Alvin na ano? Oh. Oh, ano na ngayon? Ano ngayon? Oh, nakuha na si Alvin, engineer. Oh, yun. Yun, Alvin and Emma. Congrats sa inyong dalawa. Susunod na dyan si Emma. Ayan. Diba? Asa na hinahanap ko yung ano, comment ano ba ito? Kailangan ko. Ayan, nandyan o. Teka, ano mo? Ang layo ko pa pala, oh. Grabe. Wala, matatabunan ka. Tabunan na ako. Mamaya, sige, pag nakita ko, ah. Oh, ito na, kung saan ako naabutan. Frederick Chua. Always watching from Sydney, Nova Scotia. Visit kayo dito. Kain tayo lobsters and snow crabs. Yun. Mura dito sa Atlantic, Canada. Iikot kayo sa Cabot Trail din po. So, sa lobster. Thank you. May isang kwento uli ako sa inyo tungkol sa ano naman. Eto, mga Andrea. Ago. Maganda-ganda kasing kwento to kung gaano po kaganda yung healthcare ng Canada, mga Andrea. No? Mm. Though may mga downside talaga, hindi maiwasan. Pero ganito po yung nangyari. No? Kwento lang to ng isang kaibigan, mga Andrea. No? Nasa simbahan sila, tapos all of a sudden, sumakit yung dibdib niya. So, hindi niya alam, inaatake na pala siya sa puso. Okay? So, sinugod siya sa ospital, dinala siya sa ospital. Pagkatapos, dahil maliit yung probinsyang kinalalagyan niya, hindi ma-diagnose kung ano talaga yung nangyari. Ang ginawa po sa kanya is sinakay siya, private plane. Ha? Private plane, siya kasama niya dalawang paramedics, piloto, tsaka yung kapatid niya. Dinala siya sa BC. Okay? Pagdala sa kanya sa BC, ngayon na yun na tiningnan siya, check up siya, tapos nalaman nga na parang ano, nagkaroon ng konting rupture yung puso niya. Ngayon nung pauwi na siya, pabalik sa lugar nila, charter ano naman na yung ano na ordinaryong pampasaherong eroplano. Pero wala po siyang binayaran kahit 5. Sagot po ng gobyerno nila yung pagpapa-hospital sa kanya pati yung private plane na ginamit para ihatid siya sa ospital. Kailan ito? 3 oras yung biyahe. This, ano lang, last month lang. Oh, really? Yeah. Talaga, no? Talaga, ganun kagaling. Pagka delikado ka talaga, di ba yun nga yung sinasabi nila, pag uunahin ka, alam na delikado ka, gagawa talaga ng paraan. Talagang, sabi ko, talaga? Imagine yung biyahe niya, 3 hours yung flight, ha? Yung flight time, ha? Inilipad ka talaga, no? Di ba? Oo, napakamahal nung yung pagdadala sa kanya sa ospital, di ba? Correct. Talaga? Okay, yes, that's good to hear. That's good to hear. Bawi na yung tax na hinulog mo noon, di ba? Ayun. abono pa. No, diba? Abono pa yung Canada. Diba marami nga nagsasabi, hindi naman libre kasi kinakaltas naman sa tax nyo. Oo, kinakaltas nga, malaki nga ang tax. Pero yan, katulad ng ganyan, di ba? Ramdam na ramdam mo. Diba? Ako, again, laging bumabalik. Ito naman pa ulit-ulit kong sinasabi tungkol dyan sa... Okay lang yan. Binabayaran naman yung... healthcare eh. Sa akin na lang, ang iniisip ko kada, kapag naiisip yung malaking tax na binabayaran dito sa Canada, yun na lang ang kapalit ng peace of mind for, for my medical expenses. Kasi hindi ko alam talaga, guys, until you've really experienced getting hospitalized or having one of your loved ones na nasa ospital, hindi nyo alam kung saan nyo pupulutin ang pambayad ninyo. Uh-huh. Alam mo yun, mag-iiba talaga yung perspective ninyo. Yun yung panoorin nyo doon sa interview natin kay ano. Di ba yung kay ano? Interview natin kay... Sa mag-asawa? Hindi, Sweet Pearl. Di ba? Oh yeah, kay Sweet Pearl din. Yeah. Ganda ng story niya. Until you really reach that situation, alam nyo, parang minsan gusto mo na lang, kung ako siguro, parang... Hindi ko maiwasang isipin. Alam mo, tuluyan mo na lang ako. Ayoko na problemahin yung gastos pa dahil may... Talaga naman, o. No? Parang ganun eh. Alam mo, it's so difficult talaga. Ewan ko. Ay, nako. Kaya abangan nyo, mga Andre, yung interview namin kay Sweet Pearl. Talagang, somehow, makikita nyo yung sitwasyon, di ba? Si Sweet Pearl po, ay ang story niya talaga, hindi naman yung health scare. Nagtagpo niya yon. She was recruited directly by the government of Saskatchewan. Mula sa Pilipinas, dinala po siya. She's a nurse. Ayan. Isang batch, malaking batch po sila ng mga nurse na dinala sa Canada. Ayan. Okay. O, sino pa? Ito. O, ito. Mukhang may maitutulong. O, ano ba to? Advice dun sa sitwasyon ng sinabi mo. Ano? Elisi.
Yung kaibahan ko, Dairy Queen ang work nung dumating siya dito sa Kamloops, BC. Pero matagal ma-PR, kaya lumipat siya ng Saskatchewan after 9 months. Nakapag-apply siya ng PR at lumipat ng Edmonton nung na-PR siya. Aba, lumipat agad nung na-PR no. naman sa Saskatchewan. Okay. Okay. Ano yun na? Okay, okay. Oh, sige. Mukhang delicate siya. Medyo delicate, no? Kaya lang, hindi po advisable yung ganung move, mga Andre, no? Pagka-PR na pagka-PR nyo, aalis agad kayo ng probinsya. May mga nagsasabi kasi yung freedom to, ano eh, freedom to move, eh. Freedom to travel, parang ganyan, no? Oo, oh, pero, kaya nga po ko kayo pumipirma ng ano, waiver sa, ay, ng ano eh, may kontrata kayo sa probinsya, mga Andre. May napanood akong vlog ng Jeff and Grace yan. Na-message ko na yung Jeff and Grace yan, magpapa-unlock din sila sa interview. Ganun, meron daw siyang pinirmahan noon nung na-PR siya sa Saskatchewan na hindi yung parang hindi ka nga lilipat. Sa vlog nila, hanapin nyo, Jeff and Grace, may vlog siyang ganun na huwag kang lilipat. Pero certain period of time, mga Andre, no? Bayad na muna ng utang na loob sa probinsya. Yan. Okay. Yan. Si Jason, nakikikongrats din kay Alwin. AutoCAD designer na si Alwin. Yan, from nasa gitna ka na, Ina. Wala ka pa sa doon. Kaya nga, kasi nga hinanap ko yung kaila Emma at Alwin. Pero naman, dami ko tuloy na skip. Nakakaloka. Yan po, okay. Hiring po kami ng ginagawa ni Ina. Wala pa rin nag-a-apply, ah. Hiring po kami. Pinoy blogger commentator sa Canada, Christian Canla sa Vancouver, Nardino TV, okay, si Elise Olet, Rizal Santos. Asa na ba ako? I think, hindi, nakita ko na to kanina. Present rin si Chris Canete. Oh, my angel. Shout out sa 330. 3 na viewers yun. Yeah. Thank you, thank you. Pa-like na lang po. Pwede, madali pong pindutin yun. Like. Yan. Okay. Pa-like. Sino ba to? Okay, I'm back. Kung nasan ako kanina. Phil Can. Ay, oo, bumalik ka na naman sa pinakompisa. Hindi, punta ka na sa pinakauna. Sa latest. Oo. Tapos, patensya na mga Andrea. Ito, tapos si Jeff po. Gagarin. Hindi po kaya ni Ina, kailangan po talaga meron siyang ano kasama. May katulong po. Ito, may small business. Hindi po kaya ni Ina, kailangan po talaga meron siyang ano kasama. Uy. Si Rice, habang nandito, nanonood din siya dito. Pampadami. Ayan. Hapa-shoutout ng small business ko sa High River La Berta, ang High River Mobile Tire Services. Ayan. Yun, High River. Sayang kung dito ka, magpapalit ako ng gulong, oh. Oh, ito, tungkol sa health, ano niya. I think this is a good topic. Yung mga viewers natin, if you have any experiences, positive or negative, tungkol sa healthcare ng Canada, yeah, we'd like to hear them. Parang ito si Ernesto Miana. Yung wife ko na hospital and surgery noong 2015, at ako had a mild stroke last year. Wala kami ginastos. Wow, okay. Oh, yun, diba? Si Ernesto Miana. Yan. Okay. Yun na. Mag-friend request po kayo sa Spot Pinoy FB namin, hindi po Facebook page, FB. Ayan, accept po kayo ngayon. Spot Pinoy. Yun. Yan. Okay. Ito, Marco, you wanna read this one? Ito. Gladys Santos. RN ako from Philippines. Then work ako sa London, UK for 10 years. Then came here sa Canada, RN din. Dami ko pinagdaanan. Yun, no? Maganda sana masama makausap to si Gladys. So Gladys, pwede ka bang makausap? Message ka sa Spot Pinoy, friend request mo kami. Tapos yun, kung gusto mo magpa-interview para may kwento, yan. Yan. Nako, MCO Morales. O, rising naman to. Wala akong alam dito sa hinihingi niyang advice. Ano po magandang life insurance dito sa Canada for new landed here? Any recommendation po? Thanks, nako po. Medyo ayun. Ano po, no? Life insurance. Ako dati, nagbebenta ako, di ba? Okay. Message niya. Message, yun pa rin. Pero hindi ako hindi ko tinuloy yung pag-ano. Pero pwede ko kayong recommend. Yan. Ayan. Message mo, direct message mo, MCO Morales. Si Mark. Okay. Kasi, depend. Kailangan may ano ka talaga, no? Kailangan meron insurance ba? Ka talaga dito. Hindi pwedeng wala. Oo, kailangan mo ng insurance. Pero yun nga, dapat mamili ka ng mamimili kung saan hindi ka manulugi. Pero wag kang kukuha ng ano. What do you think, Mark?
ng insurance na ano bang tawag dito? Term insurance. Alam mo 'yon? Oh, pwede mo na 'yon kung talagang ayaw mo pang gumastos ng malaki. Pwede na 'yon. At least katulad nung mga pinsang ko, yung dalawang bagong dating, 'di ba? Kumuha muna sila ng term. Yung isa yata $17, $500,000 yung ano niya, $17, $500,000 yung monthly, $17 ang binabayaran. Oh, $500,000 yung makukuha. Term ano? Term 'yon, term. Tapos anong term? Ano yata yan? 20 years ba? 10 years. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa masyado okay. Na. Tapos yung isa, $25, $500,000 din. At least, di ba, sa $25, meron ka peace of mind. O, oh, di ba? May catch yun. Kasi, eto ah, sabihin ko lang yung catch, mga Dreno. Oo. Kasi po, ang binabayaran ko sa life insurance ko, mga Dreno, is $140, mga Dre. Nagsimula ako nung dumating ako rito, nagbabayad na ako, $140. Babayaran ko yun for 20 years, mga Dreno. So, dumating ako rito ng 40, matatapos siya pag 60 years old ko. Ang tanong sa akin nung dati, nung advisor is, mahaba ba yung buhay ng yung buhay nyo? So, what do you mean? Sabi ko, yung mga lola mo. Sabi ko, oo, kasi may mga lola at lolo ko na 70, 80 years old. Malalakas pa. Sabi niya, kung magbabayad ka ng, parang magbabayad ka ng term, parang, baka malugi ka kasi let's say nagbayad ka ng term, yun nga no, yung sinasabing term 20. That means term 20, that is 20 years mga Dreno. So 40 years old ako, kumuha ako ng term 20. So let's say magbabayad ako $25 every month hanggang mag 60 ako, hanggang matapos yung term 20 ko. Eh tapos na yung term, hindi pa ako patay. So ibig sabihin mga Dreno, magre-renew ako. Oh. Doon na magki-kick in yung higher premium, mga Dreno. Oh. Kasi nga, mas matanda ka na, mas mahal na yung hisingilin nila sa'yo. Oh. Yung kasi pinakuha ka, kasi yung term nila, mako-convert yun, pwedeng mako-convert. Ng, ito ka? Na 140. Oh. Yung parang gusto mo nang i-upgrade, kumbaga hanggang maliit pa lang yung kita nila ngayon, yun muna yung in-advise. Oh. Para pagka may pera na silang pambayad ng mahal na insurance, yung may investment, mga ganun. Ayun, maganda. Ayun, doon sila kukuha. Kumbaga nako-convert yung term to whole life, ganun, universal, yung mga ganun. Papaliwanag naman sa kanila lahat 'yon kung ano yung gusto nila, kung ano yung kaya nilang bayaran muna para sa ngayon. At least ngayon, at least may peace of mind ka ng 1 to 2 years na meron kang insurance, 'di ba? Hanggang kumikita ka pa lang. Ayun. Oh. Para nagbebenta. Oh, ayan na. Hindi, kumbaga, pakinggan nyo maigi yung paliwanag ng ano nyo, mga Dreno. Kung kanino kayo pwede kukuha. Pwede naman kayong pumunta, pwede kayong iba. Hindi ako magsasabi ng mga company, pero pakinggan nyo lahat para kung ano yung mas maganda, kung ano mas mura, o yung ganun na ibibigay sa inyo. Okay, ayan. Sige, oto, marami na nagko-comment ko sa healthcare experience nila. Si Sadie Frankie, matagal lang talaga ang waiting sa emergency. Oo nga, marami nagsasabi niyan. PH Dev in Canada, ako po both positive and negative experience about healthcare system ng Canada. Yeah, share it with us. Dan Henry, ang ma-interview daw Moises and Shelly? Ah, na-message yun na po ang Moises and Shelly. Ayan, nag-reply na po sila sa akin. Hindi ko alam kung pwede ko bang sabihin yung reply nila, pero good news po yung reply nila sa akin. Ewan ko kung sa vlog nila sasabihin yun. Pero, Moises and Shelly? Oh, yan. Huh? Message yun na po. Pumayag po sila. Pumayag. Mo, pero, ang galing talaga ni Mark eh. Yung mga... Naisip nyo. Mga... Naisip nyo na lahat ng posibleng... Naisip nyo pa lang. Wag lang si... Wag lang si President Duterte, si Ina ang may... Tignan natin. And then, joke lang. Ang hirap doon. Ang hirap. Kung nasalita ba kayong dalawa doon, yun ang tanong ko. Ano? Pag si Duterte yung kausap mo. Ay, may sinasabi si Gladys Santos. Sabi niya dito, ako sa Burnaby, BC. Paano kayo private message? Okay. Ano sabi? Alam ko na. Gladys, nakita ko yung message mo. Oo. Hindi pa kita nababalikan. She has been messaging me too. Pero Gladys, please email din sa spotpinoy@gmail.com. Or ayun, you can send a PM sa... Facebook page namin, Spot Pinoy. Si Mark ang sasagot sa iyo. Oh, mag-friend request na kayo. I-accept ko kayo ngayon. Spot Pinoy, friend request na kayo.
Okay. Si Jeff Gagarin. Tama ka, Jeff. Sana po kada live nyo may specific topic. Yes, we will. Parang ngayon, oh, medyo impromptu pa lang eh. Hindi pa talaga kami nakaka-prepare. Tsaka mga Andre, don't forget. That's a good idea. Don't forget to like, please. Yeah. Ayan na, marami like na nag-friend request eh, no? O, yan. I-accept ko po kayong lahat, ha? I-accept ko kayo. Yeah. Okay. Si John Lyson Jr., I'm using CPAP machine, Philippines versus Canada. Hindi ko maintindihan. Ano yung... CPAP? Ano? Yung pang ano yun eh. If you have sleep apnea, yung severe snoring. Ah, okay. So, anong tinatanong ni John? I'm not sure. Ipuprovide ba sa kanya yung CPAP machine dito? Oo. Possibly. I'm not sure. Wala pa kasi kung kilalang nagka-CPAP dito. No? Kung anong... Yun, nag-message sa akin, nag-appear si Melot. Yun, Melot, yan yung gagawa ng website ng Spot Pinoy. Gawin mo na, Melot. Kung nang bahala dyan. May website kami. Nakita nyo naman, may website kami. Ha? Melot, kaya mo na yan, Melot. Ha? Oy, may iban sa website. O, pakita natin, Mark, pala. O, anong tingin nyo dito, guys? Ah, wait nga, tanggalin ko muna itong comment. Uy! Yan, o, meron na. O. Are these stickers. Simple stickers or anong, hindi eh. Parang pwede. Sasakyan yan. Mark, sasakyan mo ba yan? Bago na sasakyan mo? Hindi, kay Nurse Bay yan. Ah, alam ko sasakyan mo. Aba! Parang ginawa na siya. Si Nurse Bay, ha? Nakadikit. Pag nakuha kayo sa akin, ididikit ko rin yung sa akin. Iyan. Teka muna, are we selling those? Oh, $3 daw. Sabi ni Aba! Aba talaga naman. Ah. Maganda yung pag bumiling t-shirt, isabay na yon. Oo, parang isa na lang ang shipping ninyo, di ba? Okay. Renato, sabi niya, sana si Pinoy Trucker po ng Winnipeg ma-interview niyo. Yes, ako, hindi. I'm working. I will work on it rather. Hinihintay ko lang siya na balikan ako. Okay. I'm gonna work on that. Si Marco. Yeah, Sir Marco. Oo. Tinatry ko din siya sa akin, tas dito rin sa Spot Pinoy. Alright, Nardino TV. Yung mga nasa IT field dyan, apply na, mabilis ma-PR dito via Tech PNP. Oy, meron din kaming isang episode dyan sa JTV Vlogs, yung mga IT. IT talaga, ang ano ngayon, parang hindi man talaga, ano, kahit saan. Oo, IT. Kahit saan ito, si Christian, dati ang CPAP machine libre sa Manitoba. Pero after a year, binago nila. 500 na lang ang cover ng Manitoba Health. Dito sa Vancouver, hindi ko pa alam paano. Hindi ko rin alam dito sa Saskatchewan. Oh. Ano ba yan? Ipapahiram sa'yo? Iuwi mo? Ganon? Oo. Oh, ano yung bibigay na siguro sa'yo yun? Kasi baka bigay na. Bigay na? Oo, bigay yun. Malamang. O, sabi ni Gabo, CPAP inquiry, punta ka sa family doctor mo, pwede ka nila i-refer sa pulmo test para ma-deemed appropriate ka na mag-CPAP. Tapos kung ganon, baka ibigay. Okay. Alright. Ito si Louie. Maganda sa healthcare ng Canada, you can take preventive measures para maiwasan o ma-worsen any illness that you may have. Mm-hmm. Yes, alam mo, good point. Kasi madalas na pag-uusapan din pag yung topic ng healthcare ng Canada, eh pag nagkasakit na ako ng matindi, ganyan. O pag nagkasakit ako, na ER ako, ganito, ganyan. But malaking bagay din na libre yung check-up mo sa lahat. Ano ang sa'yo? Kung buntis ka, lahat ng exams mo, mga tests mo, libre. Kapag yung mga bata, libre lahat ng mga regular check-ups nila. Yan yung mga hindi naman po libre ng gobyerno natin back home, diba? Meron na rin sa ano, meron na rin tayong dental, diba? Oo, may dental. Saka at certain age, let's say, okay, babae ka. Pag umidad ka ng 50, papadalang ka nila ng sulat na kailangan mo nang magpa-mammogram, yung ganun. Mm-hmm. O kaya sa lalaki, kailangan mo nang magpa-test ng ano mo. Ano man tawag doon? Anyway, may naalala kung... Okay, ano? Alam mo meron... Sorry, ah. This is not related. Naalala ko bigla. Meron tayong viewer nag-PM sa akin. Okay. And he was talking about the healthcare system. I promised him na kapag applicable ang discussion, ibabasahin ko ang kanyang comment. Okay. Hold on. Sorry. Go ahead. Alam mo, mag-ano muna kayo. Kaya pag nakita mo. Oo. Pag nakita mo yan. Basa tayo yung mga nagme-message sa atin, private message sa Spot Pinoy.
Ayan, marami na ganyan, no? Sabi ni Girly Tal Placido, watching your live po ngayon from Quebec, Canada. Pa-shoutout po kami ng asawa ko na si Michael Makasinag, yun, taga Quebec. Shoutout sa inyo, Girly. Yan. Yung mga nagme-message, yun. You know, okay, hold on. Maghahanap tayo, mga dre, no? Naku po, hindi ko na mahanap at kanyang ano eh. Yun, sabi ni Melot, pa-shoutout ulit. O, Melot, eh, shoutout ka na kasi ikaw gagawa ng website namin. Sabi ni Arnold from Chicago, sana si Mariton Pacheco from ABS-CBN before may interview nyo. Nasa Canada na ba yun? Siya, Mariton. Nasa Canada rin yun? Ha? Nasa Canada na. Nasa, she is now a producer sa Omni News, yung Omni Philippines. Okay. Kasama niya si Rhea. Sa... Yes. Oo. Na-interview ako sa... Saan? Na-interview ka? Si Mariton ang isa sa nag-interview sa... Pinalag mo ba tayo? Ha? Hindi! For a job. For a job. For a job. Okay. Pero that was a long time ago. And ang timing ng Panginoon ay in-interview nila ako at manganganak na ako in 3 weeks. Kaya hindi ka I'm not saying that they were going to hire me or what, malay ko, pero I'm just saying, doon na gano'n. Na-inter, sayang na. Pero syempre, imposible namang yun. Hindi ko na alam. Okay, kundi, di si Rhea Santos kasama namin dito. Oo, nandito na rin siya. Ito, okay, nahanap ko na. Sa healthcare, hindi ko, sabi, I don't think he's comfortable telling me his name. Pero sabi niya, siya kasi matanda na. I mean, retired na. Retired. Retired na. Gusto rin niyang mag-retire sa Pilipinas. Sabi niya, marami nagsasabi na mahirap magkasakit sa Pilipinas. Well, that's true. But siya daw, I don't care. Why worry? Nobody can get out of this world alive anyway, di ba? Kasi para daw sa kanya, hindi lang naman yung libreng healthcare ang mahalaga. Yeah. It's more than that, sabi niya. Yung support system din daw. Kasi may bad experience siya na nagkasakit siya sa Canada. Kailangan niyang alagaan yung sarili niya. Da-drive niya yung sarili niya papuntang ospital. Sa Pilipinas, yun naman ang meron na nakikita niya. May support system. And, yes, may support system. Walang healthcare system. Correct. So yun yung bigger picture for him. So ayan, na-share ko ang iyong thoughts sa... Ayoko sabihin name, I'm not sure, parang sabi niya rin eh, share lang daw ang kanyang experience. Okay. May kanya-kanya naman tayong dahilan kung bakit dito sa Canada. Sabi nga nila, Canada. Okay. Prostate, sabi ni Roy De Vierte, yung sinasabi mo. Right? Yun, prostate, yeah. May certain age po na kailangan, papadala nila kayo ng letter na kailangan mo papamamogram or prostate or yung sa colon, yung mga ganun. Encourage po nila. The Jazz in Canada vlog. Hello, Eden. Shout out po si Edinburgh. Always watching. Ayun, nasa dulo ka na. Ayan, ano ka na? Nasa... Dinulo ko na talaga. Dinulo ko na talaga. Pero marami akong na-skip. Sorry, guys. Yes. Hiring talaga kami. Hiring talaga kami. Ang sahod nyo po ay matinding shout out at kainuman ka namin. At magiging kainuman ka namin. Ay, nako. Michael Andrew Messina, watching from Singapore. Lilipat na sa Edmonton at the end of April. Looking forward na makabili ng Spatinoy shirt pagdating ko. Please give some tips, first things to do para sa mga newcomers. Thanks. Okay. Yun, may ano lang ako. Pero si Banjo Boy in Ireland. Sana irregular guest niya si Inags. Ay, i-message nyo nga si Inags. Ha? Minessage ko si Inags. Oh. 3 days na hindi niya pa sinisend yung message ko. Inags, ha? Ay, si Mahal na Reyna, baka nanonood. Mahal na Reyna, pakisabi kay Inags, ha? Nag-message si Mark. 3 days na hindi mo pa sinisend. Nakakaloka. Sobrang dami nagme-message kay Inags. Natabunan siguro yun sa akin. Tabunan. Oh. Ayun, may shoutout lang ako. Okay, go. Happy birthday kay Liam Reyes. Yan. 10th birthday. Shout out sa inyo. Liam and Jade and Jesper Reyes. Yan. Shout out sa inyo. All right. Ito. Boy researcher. Ito, Rice. So you wanna read this one? Ito.
IT po ako sa America for 25 years. Marami po akong mga consultant na offshore from India, Brazil at Portugal. Taga-India din ang nagdo-dominate dito. Amerikano at ako lahat work from home. Oh. Yan, no? Sa bagay, maraming magaling na Indians. No? Which part of the US ka ba? Oh, hindi mo nabanggit, boy researcher. No? Okay. Thank you, the Scarred Hunter. Hi, everyone. Silent supporter po. The only episode left that I haven't watched yet is the first one. Pasato naman po sa mahal ko. Sino bang mahal mo? Ay, no problema. Sino ang problema? Hindi alam ko sino. Sino ba ang mahal mo? Okay. Oto, ano nanonood daw sa'yo, Marco? This one. Rakme Glenn Candelario. Good evening. Ayos itong tambayan dito. Pa-shoutout naman dyan, Daddy Glenn ng Lace Vlog from Miami. Pa-shoutout din ay daw kay Ayen. Lagi nanonood ng Carino Family. Yan. Shoutout Ayen, ha? Yan, ha? Okay. Ito, tip sa mga newcomers nang hihingi si Michael Andrew Messina watching from Singapore. Lilipat na daw siya sa Edmonton at the end of April. Gusto niya bumili ng shirt. O sige, basta i-message mo si Mark. Please give some tips and first things to do para sa mga newcomers. Ay, yung mga pinaka-importante, diba? Magpunta ka na ng God Bless Service Canada for your SIN. Health card. Health card. Bank account. Yan, and bank account. Yan. Yan. Siyempre, kung kaya mo na kumuha ng cellphone, kuha ka na ng cellphone. Cellphone, yan. May number ka na dito. Okay. Tapos, I guess, kung may anak ka, alamin mo yung mga school na malalapit sa pupuntahan mo. Punta kayo dun sa parang dito sa Regina, merong tinatawag na open door. Yun, pupunta kayo dun, sikasuhin na nila lahat yung school, kung saan kayo malapit na school, ganun. May ganyan din sa... bukas, Mark? Oo. Oh. Sarado yata sila ng Saturday and Sunday. Open kaya nga door. Open door. Nahuli ko kaagad din. Ang tip ni Jaja, tip daw sa newcomer, don't finance a vehicle. Huwag ka muna mag-car. O, diba? Kanya-kanya lang yan. O, yan tip ni Jaja. Isang matinding tip lang doon, piliin mo na kagad yung pinakagusto mong sasakyan kung bibili ka talaga ng sasakyan. Kasi bisa magpapalit ka, bumili ka ng kotse, ay, kailangan ko pala ng SUV. Yun, magte-trade ka, di ba? Yun lang. Kila Joan? Hindi, sa bagay. Hindi, second hand yung kila Joan. Second hand yung camera. Oh, hindi, second hand yung si Rudolph una. Si diba? Rudolph po. Yun, ano muna kayo, tsaga muna kayo sa ano, kung kaya nyo naman bumili ng luma at okay pa. Tapos, mag-finance kayo kung gusto nyo susunod. Magka-problema sila kay Rudolph, mga Dre. Sasakyan nila yung binili. Maganda tumakbo pag winter, pag summer. Summer bumigay. Ay, nako. Okay. As ito rin, tip niya sa newcomer, si Buhay Saskan. Kung may anak kang maliit o bata pa, kailangan makumpleto yung... Ayan. Oy, hello, Hantaro Chan. Sabi niya, hello, Mark, Rice, Ina, sa wakas, nakaabot sa live. Ganda ng topic. I'm keep on praying madala ang family sa Canada. Are you here in Canada or are you still in the Philippines? Ano, nakikita ko lang ang mga... Taro. No, thank you. Ay, tagal na nanonood sa akin, Antaro. Antaro. Oh, sa amin din. Antaro. Oh. Okay. Alj P, another big expense to think about to prepare for is funeral and burial expenses. Mahalang burial plot. Magkano ba? Oh, talaga? Dito rin may ano rin yan eh. Kung meron kang insurance, kunyari meron ka ng life insurance, kung matigo ka yata, pakita mo lang daw yun, aasikasuhin ka na. Oh, okay. Para 5 to 10 siguro, Ina. Depende yun. Kung gusto mo open casket, mas mahal pag open casket ka. Or cremate. Uso din ba cremate dito? Hindi. Okay, cremate ka. Pero kung ibuburol ka ba, kung open casket ka... Hindi, minsan kasi yung burol, cremated na eh. May ganun eh. Siguro, meron may ganun. Oo, oh, meron. Kasi lang. Dito, sa kanila, I think bago may kakilala ko, bago siya kiniremate, binurol siya. Yung ano muna siya, bangkay ba? Oo, oh, so, mas mahal. Yata dito, mga 2 days lang yata sila, mga ganun eh, no? Saglit lang. No? Hindi katulad sa Pilipinas na mga 1 week, di ba, ganun. 2 weeks. Kaya kailangan mo ng ano, ng life insurance. Life kasi insurance, pag wala kang insurance, life insurance, burden pa yun sa family mo. Hmm. Yeah.
Okay, ito si Abigail. Ito interesting to. Ito si Abigail Villaruel-Vidal. Hello mga katambay, dalawang beses ako na-reject ng Canada pero dahil ambisyosa ako, hindi po ako nag-give up. Dream ko talaga makapunta sa Canada. Yun, message yan. Ka alam Abigail, interview ka namin. Yung mga, nasa ka na ngayon, Abigail? Andito ka, nakarating ka na ba finally? Or are you still working on it? Ang alam ko si Abigail, subscriber din namin to, Saskatoon to eh. Malapit lang. Never give up. Also nakarating na siya, yeah. O diba? Dahil ambisyosa siya. Ambisyosa. O nandito na siya. Yun dapat mga Andre, no? Ambisyosa at ambisyoso tayo. Oo. Para walang ayawan. Saka laging manifest mo, no? I-manifest mo na. Correct. Okay. Galmik, pa-shoutout watching from Vaughan, Ontario. Thank you. Sarap daw makinig dito. Ayan. Ito. Friend request kayo ha. Friend request sa Spot Pinoy FB natin. Alright. Oh, ito, Rice, you want to read this one? Nakita ko ang difference ng Canada at Pinas at masasabi ko lang na mas magagaling ang nurses natin doon. Na-hospital ako dito 2 times at mas may empathy at magagaling mag-alaga ang mga nurses sa Pinas. Of course, we have the best nurses. Yun naman talaga. But why? They are hiring Filipina nurses. Mm. Diba? Katulad ni ano. Correct. Iba ay, ang alagang Pilipino. Mm. Share ko lang, no? May share ako, experience sa hospital. Di, nagpaano ako eh, nagpa-colonoscopy ako eh. Kasi I think nilagyan ako ng IV, mga Andre, no? Tinurukan ako rito. Tapos di, tapos na yung ano, yung colonoscopy, tapos na yung examination. Gamit yung isang kamay ng nurse. Okay, puti eh. Tinanggal niya yung IV ko, pati yung tape. Ganun nirip lang? Niya lang. Ang laki ng pasa ako dito. Ano ba yun talaga? Oo, as in isang kamay lang. Imagine, di ba? Eh, kasi may tape yun, di ba? Para hindi, kahit kumalaw ka, hindi matanggal. Isang kamay lang ginamit niya talaga. Tinanggal yung tape, kasama na yung karayom. Kaya, ang laki ng ano ko rito. Sabi ng gano'n ang amo ko, what happened to you, Romel? Sabi ko, it's because of IV. No. The nurse is so rude, no? She doesn't know how to do her job. Dapat nireklamo mo. Oy, sabi niyang gano'n. Oh, yan. Oo nga pala, ano? Pero totoo yan, I agree. Siyempre, totoo. Magagaling talaga mag-alaga mga Malulupit talaga. Okay. Kaya hinahire yan, eh. Alagang ano talaga, alagang pamilya, di ba? Mm. Hindi lang trabaho ba? Ano ba yun? Meron siya lang compassion. Compassionate. Compassion. Compassionate. Ito to, for you to, Marco. Francis Rodriguez, nakausap ko rin si Bro Mark. Salamat sa oras na ginugol niya sa aming mag-asawa sa mga tanong namin. Ah, oo nga pala, taga San Diego. Nakausap ko siya, friends siya natin sa Spot Pinoy. Yun, taga San Diego siya. Shout out sa inyo. Ah. Dilipat sila rito? Hindi, taga ano sila, retired na Navy. Ah, okay. Yung misis niya ano, sa health din nagtatrabaho. Ayun. Shout out sa inyo. Okay. Ito, PH7 Canada. Kung bibili ka ng auto, go for brand new. Iwas sakit sa ulo at perwisyo. Pag second hand, mas magastos. 120 kilometers dito sa Riwa, Parao. Pero, palitin na ng mga major parts. O kayo magsalita dyan, hindi ko alam. Hindi, kasi ano yun, depende sa pangangailangan mo. Kung wala kang budget, tapos wala ka pang credit score, at wala ka pang, hindi ka pa pwedeng umutang, talagang, kung gusto mo magkaroon ng sasakyan, eh, kukuha ka talaga ng second hand. Kasi kailangan mo talaga ng credit limit eh. Hindi ka naman mapapautang ka agad dito nang punta ka ng ano, wala ka pang credit score. Ay, credit limit. Credit score pala yun. Yan. Okay. Sino ito? Ay, ito. Andrea Judge TV. Relate po ako dun sa isang nag-comment. Dami ko rin pinagdaanan bago naging nurse dito sa US. 5 times nag-take ng NCLEX. So, wow. Okay. Prior to that, nag-work sa airport as wheelchair pusher, Uber driver, at iba pa. Wow. Diba? Galing, diba? At least, galing. Nakapasa ka na. And I heard, diba, mas malaki ang kita pa ng mga nurse sa Amerika. Sa Amerika. Ibig sabihin, ano rin, ambisyosa rin to si ano Andrea, diba? Never give up, mga Andrea. Huwag mo sakain yung salitang ambisyoso, ambisyosa. Magandang gawin sa vlog yun, ambisyosa. Ito, shout out din daw yung mahal na rin na ni Rob TV, Phil Can Life. Yun, Kila. Kila, shout out sa'yo, no? Phil Can Outdoors. Think a million times bago pumunta sa Canada. Kung maganda ang buhay mo sa Pinas, isip-isip ka muna, baka mabigla ka.
Yan, okay. Tama naman, tama. Yeah, tama, tama naman. Isipin talaga mabuti. Ikaw, Ina, pinag-isipan mo bang mabuti? Wala, ano, ni alam mo naman, yan, pag-ibig eh. Love is blind! Nasaan pa si JJ? Kailangan ma-interview si JJ. Ay, naku po, ewan ko, mahihain yung asawa ko. Pag pumunta kami dyan, ni Rice, pag pumunta kami dyan sa, ano, Toronto. Oh, yan, oh, sabi ni ano, Del Piero. Hold on. Oh. Asa baba na ba itayo? Teka. Hindi ko na alam. Sinasabi si Del Piero eh. Sinasabi namin mga uli yun. Oo. Si Del Piero, sabi niya, kung lilipat ng lugar, kanino makikipagpalit? Oh. Ako talaga, gusto ko talaga sa BC. Magpapalitan BC tayo ng gusto. Ano. Kasi oh, maganda nga yung weather eh. Maganda weather. Oo. Oh. BC talaga. Wow. Pero hindi pa kami nakakapunta. Pero sabi nila, kasi pag nanonood ka ng vlog, weather talaga yung inaano nila dun eh, yung mga nagbablog dun. Talagang weather talaga yung pinagmamalaki nila. Oo, yung pinagmamalaki nila. Tsaka yung ano, hindi, pinagmamalaki din nila dun yung ano ah. Yung ano ba yung cost of living. Malaki talaga. Not all, may parts of BC na medyo bababa cost of living. I think hindi, yung sinasabi ko kasi Vancouver eh. Medyo talaga. For example, mabigat. I think yung sa Surrey, BC, I think it's tama ba ako, correct me if I'm wrong guys, so natin. I think it's a little lower yung cost of living sa Surrey. Diba? Shout out dyan. Ewan ko nanonood si Ting, hi Ting, isang Ting Betito nasa Surrey yan. Okay. Eto, Daryl Bautista, base sa experience ko po dito regarding sa buhay dito, kung ano man ang nakakain ng mayaman, nakakain mo din kahit normal na tao ka lang dito sa Canada. Yeah. Yan talaga. Yan, isa yan. Oh, isa yan, mga isa yan talaga yan. Parang ano, hindi mo ma-differentiate yung mayaman dito tsaka mahirap sa pagkain, di ba? Nakakain, nakakapunta ng mga fine dining, sa buffet, nakakapasok talaga, di ba? Okay. Pero panis, mga yung, eto, ano lang, yung buffet dito, mga dre, panis na panis ang buffet sa Pilipinas, sa totoo lang. Oh. Dito, all you can eat ang marami din, di ba? Maliban doon sa mga buffet, mga Japanese, ang sarap, favorite ko yung mga all you can eat dito. Ang sasarap. Sa ano lang, no, sa Vikings, imagine yung choices, napakadami, no? Oh, doon. For 1,000 pesos. 1,000? 1,000 lang. Wait, are you talking about anong mas gusto mong buffet? Sa Pilipinas o sa Canada? Na confused? No, sa Canada, no. Dito. Ah. Kasi. Ako okay naman. Pipiliin mo lang rice. Meron kami mga go-to din ng asawa ko. Ah, ganun. Nagpunta kami sa buffet sa casino. Casino Montreal. Isa raw yun sa ano eh. Pinakamasarap na buffet dito. Sa ano, sa lugar namin, no. Punta kami doon. Sabi ko, hindi rin naman. Di ba? Konti rin. Oo nga, may ilang masarap pero konti lang yung choices talaga. Pero sa Pilipinas, imagine sa dalawang tao gagastos ka ng 150, 'di ba? Sabi ko. Sa bagay, for the experience mga dre, pwede, 'di ba? Okay, ako basta mahilig ako sa mga Japanese all you can eat. Iyon, Japanese yun. Siguro. Japanese. Masarap. Malakas ka ba kumain? Dapat malakas ka kumain kasi mahal dito eh. Sakto lang, sakto lang. Kain mo yung pinakamahal. Okay. Huwag pumunta tayo ng Toronto. Sige. Matutuloy yan. Ay, ito na pala yun. Sir Ernesto Bermo, pag bumili ng car, i-consider mo ang all-wheel drive. Sabi. Yan, tama yan. Okay. Tama yan. Marian Alvis, sa Baguio City. Ayan. Yun, oh. Aba, question for all. Ayan. Kapag umorder ng coffee sa Tim's, how do you like your coffee? Ako, Amerikano lang ako. One sugar. May tuturo ko sa inyo, mga dre, no? Yeah, yeah. kasi nag-Uber ako, di ba? Di bumili ako ng ano. Ano ako eh, kumbaga nag-decap na ako, mga dre, no? Decap double-double. Maliit. Di, nag-Uber ako. Siyempre, hindi ko napapansin. Lumamig, mga dre, no? Uwaw na ako. Winter yun, eh. Pag-inom ko, pa, sarap din pala, no? So, ang ginawa ko, mga dre, no? Bumili ako ng malaki, yung large nila, magkano lang diferensya eh. Tapos, triple-triple. So, pag malamig, kumbaga, pag mainit pa, di inom ako. Tapos, pagtapos nun, ayoko na, papalamigin ko naman siya ngayon. Maya-maya, may ice coffee na ako.
Ako black lang. Pagka nangingi ako Ilani, black. Walang kahit ano? Wala. Aba. Pa, edi, hindi ko ma-appreciate yung ganung kape. For a time, sinubukan ko din yan, Mark. Pero bumalik ako ng, kaya one sugar na lang, isa lang. Kaya lagi ako, pag nagro-road trip kami, black lang. Ano kape mo? Ayun, yung ano, yung Tim Hortons. Ah, okay. Black. Pero dito sa bahay, hindi ako nagkakape. Si Sadie, about healthcare. Okay, ako po naoperahan. 2 days after the surgery, minamadali daw siya palabasin sa Surrey Memorial Hospital. Kahit sobrang sakit pa ng surgery ko. Oh no, talaga. Pag ganun ba, you can't do anything about it. Like, hindi ko alam. Hindi, tatanungin ka naman kung masakit pa. Ako, nung naoperahan ako, dito ha, sa sabi na, tatanungin ka kung kaya mo. Pag hindi mo pa kaya, hindi, ano, kasi tatanungin ka, ano, okay ka pa ba? Kasi diba, chine-check ka ng chine-check. Pero talagang pipilitin ka nilang maglakad. Papagalitan ka. Hindi, yung kunyari, na-operahan ka na, tapos ilang araw, nakaiga ka pa. Sabihin nila, maglakad-lakad ka talaga. Para yung nga, yung mga, ano ka, kasi lagi lang ako nakahilatang gano'n, nasasaktan ako. Sabihin ng mga nurse, maglakad ka para maano yung opera mo. Sabi nga parang in a sense, mamadaliin ka nilang lumabas, no? Kasi nga, marami nag-aantay. Siguro. Baka gano'n nangyari kay TV. Ayun. Ayun, nag-message si Erolyn. Yan. Erolyn, yun, shoutout sa'yo. Yan. Susunod nating guest yan, si Ero. Yan, shoutout. Banku. Yan, no? Ito, eh, may ilang nagsasuggest din sa akin itong Christian. Ito, itong sabi ni Christian. Si R.R. Danzel? Oo, oh, yan. Ano, student yan na nagbablog. Sige, tatry natin yan kung re-replyan ako. Oo. Oh. Yan. Ang sabi lang sa akin nung isa, Inglesera po yan. Parang, parang ano eh, ano? Oo, oh, tama, nag-i-English. Hindi ko alam kung paano approach kaya gagawin ko. Hello, this is Mark from Spot Pinoy. Sabi niya, what's Spot Pinoy? Patay tayo doon. Patay tayo. Okay, Metcan, Dre Rice, dito sa Vancouver Island, pasal ka po, papasal kita. Yan. Hopefully po, no? Sa mga susunod na araw, mga tayo, no? Balak namin magpunta dyan, eh. Vancouver. Oh, kami rin, July. July na kayo, para sa kita tayo doon, no? Road trip. Hindi pwede. Summer, maraming trabaho sa school. Mark, I think it's time for the shirts. 11, ay, ano, oh, isang oras na tayo. Oh, yeah. Ito na, ito na. Ready na. Yan, ang baywagang t-shirt. Ito na po, ang mananalo. Nyo, itong mananalo, tatlo dito. Tayong magiging anim lang po tayong merong mga t-shirt. Oh, di ba limited edition? Oo, kaming tatlo pa lang ang meron. Ayan, ayan. Okay, ayan na. Ito ha, ayan ha. Ito yung sa first, ano natin ha, sa first episode na nag-comment nung 5805. May code yun eh. Okay. Alright. Okay. Lahat na nag-comment, 82 comments na may code na 5805. Ipindutin na natin. Ayan. Point. Ang nanalo, yun o, nakita nyo, walang daya. Sino? Yun o. Teka lang, basahin ko ha. May C lang akong nakikita. Yeah, basahin ko, si Crises Tabilio 918 ng Guelph, Ontario. Uy, Guelph! Mark, ano mo nga, screenshot mo, tapos bigay mo kay Ina para, may post ni Ina. Upload ko dito, okay? Oo. Para makita na lang. Okay, okay. Oh, pakita natin sa DTI. Kala mo, DTI. DTI pa? Congrats, congrats. Congrats, congrats. Yan, sesend ko kay Ina. All right, okay. Pag Ontario, yung masiship natin, walang ano. Saan ba? Yan, send ko sa'yo. Ito sabi ni Christian, mabait yan si RR Danzel. Fluent lang po talaga siya mag-English. May joke lang namin yun. Dino, ano, siyempre, medyo kinakabahan kami kasi si Ina makikipag-usap. Wala ko pag bahala si Ina ron. Ayun. Ito, ayan. Ito, minessage ako ni, ano, ni Ero. Sinend sa akin yung email ni RR Danzel. Tingnan mo si Ero, ang bilis talaga. Shoutout sa Ero, ha. Ayan. Ito. Oh, ito na ang ating pruweba. Denial. Pruweba. Na. And. Christian Canlas, hindi ba reporter to? Ayan na, oh. Ang nanalo. Chris Estavillo 9818. Aba, oh yan. No? Nanonood ka ba, Chris? Chris! Lumabas ka. Bilang ng lima. Hindi.
Okay. So, ne, yeah. Chris, ay, paano to? Kailangan you have to send Mark your yung ano, address. Mag-message siya sa Spot Pinoy. Oo. Facebook. Antayin yung message niya. Oo, antayin na. Pag hindi siya nag-reply, nag-message. Ilan? Na-inspiration ba? No, but are you going to, you should message him then. We should message ko na rin. Sige. Ay, hindi. Sa ano yan eh, sa Facebook, sa YouTube dyan eh. Hindi natin siya maano. Hindi mo alam kung naka-adjust sa ano. Oo. Basta message lang siya. Oo, ano. Okay. Ah. Tapos, I'll go back to the episode. Mag-comment na lang dun sa kanyang comment. Oh, doon. Oh. Pwede. Doon naman tayo sa ano. Ha? Teka lang. Sige, salita mo na kaya. Hanapin ko yun. Ano sa doon yung sa ano? Oh, ito yata siya, Chris Estavillo. Tama ba? Oh, yan. Oh. Yun. Ang galing na mo. Ang galing. Siya ba? Chris Estavillo ba? Dahil nandito ka, meron ka rin libre. Oo, tingnan mo. Oh, Chris Estavillo, hoy. Ikaw pala yung nagpupuyat. Okay. Oh, di ba? May nangyari sa pagpupuyat mo. Okay. Oh, di ba? May tingin. Dahil nandito ka, sasamahan na rin natin ng isang sticker yon. Yun? Diba? Naunahan mo pa kami. Generous ng ating ano, financier. Dahil kay Nurse Bay. Shout out, Nurse Bay. Okay. Ang galing, o, oh, diba? Okay, ha? O, oh, so, pangalawang t-shirt, Mark. Ay, saan ba yun? Sa, hanapin ko yung link, eh. Sa, ano yun? Biglaang, hindi sa biglaang live. Sa ano yun? Yeah, yung pangalawang live? Ay, unang live pala, sa unang live. Okay. Unang live. Sorry, o, oh, unang live. Yan. Ano lang natin yung ano. O, yan. Okay. Baka nandyan ulit yung isang nanonood. Pag kayo dito sa Markham, try nyo ang kape namin sa Hatch Coffee. I can assure you na mas masarap kesa. Yep. Yun, no? Hatch Coffee. Ang dami, yun ang Hatch Coffee. Oh. Sa Markham. Mm-hmm. Ito, may sabi si Jing Authorized, so you can read it while hinahanap ni Mark. After surgery po talaga, 4 to 6 hours, pinalalakad na po para maiwasan ang complication. The longer you stay in the hospital, mas mataas ang possibility to acquire infection. Galing po yan kay Jing Utanes. Oh, oh yun pala yun. Yun, oh, tinan mo. Maybe Jing is a nurse. I don't know. Oh, salamat sa mga maybe, ano, yeah. Ano, alam natin. Oh. Ayan na, ito na. Ayan. Oh, pangalawa, na. Pangalawa. Okay. Ito yung sa first live natin, Pindot. But wala, ayaw. Ay, parang PCS auto sa Pilipinas. Oo. Oh, yung... Uy, napanood ko yun, ah. Grabe pala, no? Bakit ganun? Napanood niyo ba yun? Grabe, parang huminto yung bola, tapos kalaglag. Hindi, parang ano, scripted daw yung mga nananalo. Ay, naka po, ano bakit ba yan? Bakit ganun, pitch yung ano lang. Okay, sabi. Ito PCSO natin, hinihintay lang po natin. Hindi ka tumulis yung pulko na kakaya. Baka natabunan yun, Mark, nung ano mo. Baka isa lang pwede mong ma-save nung ano. Sabi ni Erolyn, no? Baka marafi kayo, kuya. Teka lang, ilitin ko nga uli. Ano yung website? Pick a winner. Ba't ganun? Hi, Sweet Morena, Erolyn Garcia, Lisa Rosillas. Nakakalis po kayo ng stress, kaya lagi ako nanonood. Thank you. Bakit ganun ayaw? Ayan. Wala, kailangan ulitin yan, Mark. Teka lang, sa ibang browser. Ito rin, browser. No? Si Andrea. Ito rin, no? Rice. Isa pa, oh. Similar. Ayun. Si Andrea. Andrea Gedge TV. Walking kasi it will help you your wound healing, kaya pinopromote ang walking kung ambulatory naman ang patient post-op. Ayan. Okay. Thanks, pala yun, no? Salamat. Oo, yun. Nurse yan, si Andrea. Ito, ito. Alam mo, nakakakita rin ako ng similar comments. Si 30, Ma'am Ina Dremar, can you compare naman ang Canada sa US, pros and cons? Pareho silang first world country, rather comparing Canada sa Pinas, which is third world country. Naiintindihan ko yung concern mo. You are right. Talaga, sa totoo lang, ah, ang hirap, it's like, yung sabi nga nila, it's like comparing apples to oranges, or totally different things, Canada and Philippines. It's just that we can't help but compare because that's where we come from, obviously. Exactly, yeah. Pero if you, as much as I would like to compare Canada and the US, I don't know much about the US because I never stayed there. Hanap tayo na may interview natin taga-US. Oo nga, eh. Pero gusto ko din actually. Para malaman natin. Maka-discuss. Lang nga, nagkaka-technical problem po tayo. Hindi po natin alam. Ba't ayaw yung sa live? Doon sa ano natin, doon sa video, di ba?
Hindi ba baka... pero yung pag live yata ayaw. Baka isa lang yung ano mo. Yung free, free. Baka kailangan ng subscription to. Ilan dapat yan, Mark? Tatlo? Oo, oh, tatlo to eh. Oo, oh, ba't ayaw? Hindi, kailangan eh. Ano mo na lang, Mark? Siguro oh, i-pre... It's okay. We'll hold that one. Pre-tape we'll mo na lang, Mark. Ano yung pangatlo ba natin? Kailan yun? I-live din yun eh. Yung bigla ang live. Oh, tingnan mo yung pangatlo. Oo, oh, sige. Tingnan okay. natin. Ito po, mga kaibigan. Nakita nyo naman ang problema pag Ayan, si Chris nga sabi, I'm here, nagpupuyat, watching you kahit may pasok ako bukas. Eh, sabihin, bumalik ka niyan. Ina. Ha? Bumalik na naman ako, siya? No? Kaya nga, eh, ano ba to? Ito, Rock Me Glenn. Ito, Rice, go. Tama ka dyan, Mark. Tumira ako ng Vancouver. Vancouver, sir, no? And may bahay kami sa Calgary. Mas maganda talaga weather sa Vancouver. Pero para sa akin, mas okay naman ang Rocky Mountains dyan sa Calgary. Yeah. Yun, mga deno. May kakilala kami dyan sa Vancouver. Nakakatuwa yung kwento niya kasi nanghuhuli daw sila ng mga ano may alibango ba yun? Tapos may, kumbaga, allowed ka lang na manghuli kung ilang piraso sa, no, sa loob ng season na yon. Parang ganun. Totoo ba, mga Andre? Ayaw yung sa live. Ba't ganun? Naku po. Ala, ala, ulitin mo yan. I-pre-tape mo na lang, Mark. Paano pre? I-tape mo na lang. Paano? Eh, ano mo na lang, record mo, record. Ha? Hindi, pag ginawa niya, record niya lang ba? Para ka nag-vlog. Hindi, eh, i-rockle ko na lang ng ano, ng gaganto na lang ako lahat ng comment, titignan ko tapos. Oh. Ayan, gaganyan-ganyan ko ah. Tapos gaganyan na ako na lang. Minimini mo. Oo, oh, hindi, walang tingin ah. Ayan ah, oh, ayan ah, oh, ayan ah. Oh, mga kaibigan, walang daya mga kaibigan. Ayan ah, oh, walang daya mga kaibigan. No, oh, tingnan. Oh, sabihin nyo kung stop. Stop. Oh, sabihin. Oh. Ayan na, ayan na, oh, ayan na. Oh. Okay. Rosa. Rosal. Rosano. Ten, wipi pa, Rosan. Teka lang, Rosano. Screen grab mo. Tenorio. Okay, go screen grab it. Send it to me. Pasensya na kayo, ganun na lang muna. Ganun talaga ang buhay. Okay, we learned our lesson. Okay. Hindi pala siya pwede yata dun sa ano, ganun. Kapag live. Mm-hmm. Ayaw niya. Go, sige. Yan. Okay. Hold on. Kita mo naman ang live ba? Ah, follower pala ni Inags ito. Oh, kailangan nanonood ka. Follower ni Inags? Okay. Ni Inags, ni Inags. Inags. Oo. Okay. Add natin. Tapos. Ang nanalo ng pangalawang mahiwagang t-shirt ay si... Rosano Tenorio 9768. Lakas manghata na mga solid. Inagsador sa inyo yung kanyang comment nun. Sana focus kayo sa topic, lalo na yung latest issue regarding sa... TWB. Okay. Iyan. All right. Rosano Tenorio. Lakas ano manghatak ng mga solid inags. Parang ano pa? Ano yun? PM ano? At TWB. Temporary work temporary. Visa? Temporary ah, baka TFW dapat. O, TFW yata. Oo, temporary foreign workers po ba? Oo. Ayan anyway. Na, kung nanonood ka, yan, kung may nakakilala sa kanya, ayan, Rosano. Tenorio, message ka sa Facebook namin, Spot Pinoy, yan. Pagbigay alam lang po kay Mark. Oo. Hanapin ko din, naku po, ang daming ano doon, ano, tatry kong hanapin para mag-comment dito sa comment niya na yan, mag-appear, mag-notification sa kanya. O yan, o, yung pangatlo, sa biglaang live, okay. Ganun din, ha? Sa biglaang live naman. O, sa biglaang live sa daliri ni Mark. Wow. Naman tayo, mga kaibigan, sabihin nyo lang, kung stop, ha? Oo. Sige pa. Walang tingin to, ha? Stop. Oh? Ito na sa taas. Oh. Si Benny Saturno. Benny Arsena, teka lang. Okay. Test natin.
Grabe yung ano, high-tech na high-tech yung pang raffle. Yeah, na ganda ng raffle natin, mga Andrea, talagang pair yun. High-tech na high-tech. Oh, on the spot yun. Oy, si Jess Tangit. Hello po, sana madalo niyo po Taste of Manila dito sa Toronto. Ito na naman tayo. Hindi pa namin na pag-uusapan yan. Eh, alam ko, ang sasabihin ng dalawang to. Dahil sa birthday na naman ang anak ko ba ito? Hindi, hindi. Di ba yan, Ina? Taste of Toronto yan ah. Oh yeah, hindi. So are you guys willing to consider Taste of Manila? Hindi, di ba tuloy tayo? Taste of Toronto. Ano na tayo doon sa 28? Tuloy ba tayo doon? Birthday nga ng anak. Hindi, June. Saan ba yung June? Ano may 28? At extra bagan sa'yo. Hindi pa natin na pag-aagrihan eh. Ay, hindi pa ba natin ang pag-aagrihan? Extra bagan. Alam niyo mga Drea, nagkakausap-usap lang kami dito rin sa live. Oo nga eh. Ayun. Sabihin niyo na maaga para makapag-file ako ng leave. June 28 yun, di ba? Ano? Oh, may long weekend tayo, di ba? Hmm. Ayun, June 28. Hindi, kasi ano nga gagawin natin doon? Hindi, ano lang tayo. Dala tayo ano. Maglakad-lakad tayo doon. Bibili tayo. Hindi, Mark. Bibili tayo maliit na foldable na mesa. Oh. Okay? Yung maliit lang. Saka ano, sa Canadian Tire. Tapos, tayo doon. Bukas lang natin yun ng ganun. Tapos may banner tayong maliit. Lagi natin mo. Alam mo, hindi, sige, let's talk about it somewhere, ano, kapag tayong tatlo na lang. Okay. Baby, diba sabi ko sa inyo nung una, ano, kung sino may malaking space sa Toronto, yun, na subscriber, pwede tayo sa bahay nila o kaya sa garden, parang tambayan talaga, tambay tayo doon, di ba? Para sa mga hindi nakakaalam, ang pinag-uusapan po namin, kasi nag-iisip kami, nagbabalak, na baka pwede po kami makita-kita in person, possibly, doon sa Fiesta Extravaganza happening in Toronto ng June 20... Ah, 20 pala yata yun. June 20-something. Nag-message sa akin weekend si, yun eh. Nag-message sa akin si, ano, si Miguel, nanonood. Yung kaibigan natin, sabi niya, camping natin yung June 28. Walang niya, hindi ka pala pwede. Anyway, who knows, marami pa naman mga festivals during the summer. June 20 yata yun, June 20. Okay, 20 pala. Nakamali ako. So, we might secure a booth there. Eh, bakatlong nanalo. Oo. Yung pangatlong nanalo na Mark. Nasend ko na sa'yo, Ina. Ay, sorry. Okay. Eh, shout out Miguel ah, tsaka si Jill. Ayun na po. Pangalawa pa lang to, Mark. Pangatlo na, sinend ko na sa'yo. Doon sa group? Ay, ito pala, hindi ko pa pala nasend. Sa iba niya ata nasend, baka kay Lani. Ito pala. Yan, ito, I got it. Okay, hold on. Kailangan talaga natin ng isang hiring po kami. Penny Arsena. Ito. Ang pangatlong nanalo na mahiwagang t-shirt ay si Benny Arsena. Yeah. Benny Arsena. Okay, Benny, ewan ko. Sana mapanood mo to. I'll also try to find your comment. This is dun sa second live naman natin. Yung biglaan. Biglaang live pala. Okay, biglaang live. All right. Okay. Yan, mga ano sa lapa. Okay, ay nako. O siya, we'll end, we need to end the episode. It's already 11:30, guys. Puyat na naman ang anak ni Ina. Puyat na naman ang anak ko. Nagaling Zoom na pagod na pago. Ayun. Ayun ulit, huwag niyong kalimutan mag-friend request sa Spot Pinoy. Ito po ang Facebook namin. Doon pinapakita. Ayan, Spot Pinoy. Mag-friend request lang kayo at i-accept ko kayo ngayong araw na to. Ayan, ngayon din. Tapos ayan, yung mga o-order, yung o-order po ng t-shirt, message din kayo sa Spot Pinoy. Ayan. At masiship na natin yan. Madali lang gawin yan kasi nanonood si Nurse Bay. Yan. Yan, mga Dre, no? Message lang para sa t-shirt. Oh, sige. O sabi ni Dan Henry, iba pa po ba yung kay Kuya Puto, yung alok nila na bazaar? Oo, Den. Ang problema ko nga, yung inaalok ni Kuya Puto, a birthday weekend ng anak ko, ang dami kong gagawin. Sayang. Anyway, okay, thank you guys for watching our live. Maraming salamat. Ilan ang inabot natin?
Ay, nako, yung peak, hindi ko na alam. Pero kanina more than 400 eh. Oh, talaga? Talaga. Wow, thank you, thank you, Mga Dre. 344 na yeah. lang itong mga nagtatapos ng ating episode. Yung mga umasa na makakakuha ng t-shirt, mahigit. Sana. Sana nood lang ano, kayo, nood lang kayo. May mga susunod na episode, baka magpa-raffle uli kami. Kasi marami pa akong t-shirt dito eh. Na... Yung suggestion nila, particular topic sa next, ano, Mga Dre, no? Yeah. Oh. Kami. Oh. All right. Okay, thanks guys. We'll see thank you guys you. Live next Sunday. Abangan niyo lang po yung aming mga episodes sa Tuesday and sa Friday. Yun. Okay. Maraming salamat. Bye, ingat guys. Po kayo lahat. Bye. God bless. Pat Pinoy. Pat Pinoy. Bye. Subscribe now.